talk about milk tea at pag-uusapan na rin natin itong mga taong nangihingi ng free delivery. Hey guys, welcome back to my channel. My name is Jean and mayroon akong milk tea dito. So, for this video, let's talk about my milk tea and sa ugali ng customer na manghihingi lagi ng free delivery doon sa kanyang binibili. Hindi ko alam kung pagre-reklamo ba to o pero alam nyo kanina kasi meron kasing nag-order sa akin. Tapos yung cost ng order niya ay 95 pesos. So gusto doon niyang i-try yung aming Bami Special. So alam ko naman na masarap yung Bami namin. Tapos, gusto doon niyang matry. Yun nga lang, Bami lang talaga yung i-order niya. Then, gusto niyang magkakaroon siya ng free delivery. At alam niyo, ang layo ng kanyang bahay sa aming tindahan. So, hindi naman kami nagsinuan kung saan yung location namin. Tapos, ayun, gusto niya ng free delivery. Then, sabi pa niya, ay, doon na lang ako bibili sa pinagbibilihan ko. Free delivery ba naman sila? Pwede na naman silang bumili doon. Eh sa akin lang naman, ang layo mo namin. Baka yung pinagbilhan mo malapit sa inyo. Pwede ka naman bumili doon. So, ayun. Sayang din, kasi syempre, diba, bagong customer. Pero, sana naman naisip naman nila, maisip nyo naman na huwag tayong isipin naman natin yung kalagayan ng isa't isa kasi syempre, 'di ba? Kami nagbebenta kami para naman na magkaroon kami ng kita. Ako yun, nagdinegosyo ako para at least lang man may trabaho yung mga staff ko doon sa Jerry's Food House. Pero yung manghihingi ka ng free delivery tapos ang layo-layo. Tapos, buti sana kung 1,000 yung binili mo. Eh, 95 pesos. Yung Bami namin, 95 pesos. Good for 2 to 3 person. Tapos, yung kadami nun, kung bata yung kakain, aabot yun ng 6 katao. My goodness. Tapos, hingi ka ng free delivery. Ay, nababesit ako. Nahahigh blood talaga ako sa mga taong ganun. Ako din naman ay tig-support din naman ako doon sa mga friends ko na nagbebenta. Tapos, iniisip ko din naman kung kailangan ba kong hihingi ng free delivery, kailangan ba kong hihingi ng ganito, ng ganyan. Pero, before naman ako manghihingi ng free delivery tinitingnan ko naman kung saan yung location ng pinagbilan ko, saan yung location niya, malapit ba kami sa isa't isa o hindi. Kaya siya talaga sabihan ka pa na, ay doon na lang ko bibili sa kabila. Okay, fine. Pwede ka naman bumili doon. Hindi ko naman pinipilit na bumili ka sa amin, though. Nasasayangan pa din ako kasi syempre, laking tulong na rin yung 95 pesos. Yung 20 pesos na, kumbaga, ginansya. Ano ba yun sa Tagalog? Profit namin doon sa Bami na yun. Kaya, yun. Nakakainis. Bakit talagang may taong ganun? Pero, okay lang yun. So, may ganun talagang tao. Alam nyo yung sa pagninegosyo kasi guys, hindi ako perfect na negosyante. Hindi rin ako masyadong magaling sa business. Pero minsan, nandun kasi ako sa side na pinupush ko yung, kumbaga, kasi ako consumer din naman ako. Gusto kong bumili ng pagkain na mura. Mura na, masarap pa, sulit kumbaga. Parang tinutulungan ko na lang din sila. Yung mga customer namin, tinutulungan ko na lang din. Pero, hindi naman kasi kami nagtitipid sa mga ingredients. Hindi naman kasi mumurahin lang yung nilalagay namin doon. Parang sulit na din. Kasi sa isang serve, hindi naman million yung kinikita namin. 20-20 lang din naman yung kumbaga yung profit namin doon sa isang serve. So, pero anyway guys, kung may mga taong nanghihingi naman ng free delivery, mga ganun, gusto manggulang sa inyo, gusto nilang
maisahan kayo. May mga tao din naman kasing todo suporta na they don't care na kahit na sabihin mo na, oh, ito yung ano, ito yung charge, ito yung delivery charge, tinatanggap nila kasi todo suporta sila sa'yo. Tsaka yung, alam mo yung willingness nila na naintindihan nila na bumili sila, nakasave sila sa effort nila kasi hindi na sila magluluto. At the same time, hindi naman ang sama ng lasa ng mga niluluto namin. I mean, masarap naman yung pagkain namin. Susulit lang din naman. So, nakaka-appreciate na may ganun talagang tao. Though, marami pa din naman kasi talagang mga tao na gusto lang talaga nilang makalibre. Kulang na lang hingiin yung pagkain namin. Eh di sana, sinabi mo na lang sa akin na pwede ka bang magpadala ng sample dito? Kasi pag nagustuhan ko yung pagkain mo, lagi na akong bibili sa'yo. So, magiging ano ba? Magiging prank ka? Kasi ako naman, nagbibigay naman ako ng food. Pag sinabi mo nang ganun, gusto mo ng sample, magprank ka. Kung gusto mong kumain doon sa... I mean, kung gusto mong i-try yung pagkain namin, magprank ka. Huwag mong sabihin na, ay... Ayan, gusto ko lang naman i-try kasi doon sa kabilang ano namin, ganito, naglibre sila ng ano, ng charge. Tapos sa amin, ng layo. Tapos, ganun. So, sana, naging ano na lang, naging prank ka na lang, diba? Huwag yung mga ganun-ganun bagay na kakahaglan. So, today, kahit na ganun yung nangyara, ng mga bagay din naman akong natutunan sa buhay. Parang dagdag kaalaman sa pagdinegosyo. Kasi nga, ang hirap talaga magnegosyo. Ang hirap mag-umpisa. Lalo na walang nag-a-advise sa'yo lahat. So, ayun. Sa mga nagtatanong, paano ko daw hinahandle yung mga ganong situation? So, always be nice. Tapos, pag sinabi nila ng doon na lang ako sa kabilang side mag-order, sabihin mo na lang na, okay, ma'am. Yes, ma'am. Kasi, ayun. Pero sa totoo lang, sa loob-loob mo, masakit, nasasaktan ka, naiinis ka. Pero, we're trying to be nice kasi hindi naman sa lahat ng bagay at sa lahat ng oras may mga ganong tao. Baka may pinagdadaanan lang din siya o sila. Kasi nga, ganun. Kaya guys, ayun. Sa mga gustong magsimula ng negosyo dito sa Pilipinas, alamin nyo muna yung mga ugali. I mean, hasain nyo muna yung mga sarili nyo sa mga complaints, sa mga reklamo. Kasi may mga tao talagang reklamador. Hindi sa lahat ng bagay, puro positive feedback yung matatanggap mo. Tapos, kailangan mo ding aminin sa sarili mo na pag may mali kayo, magiging nice ka sa kausap mo, tsaka ayusin mo talaga yung customer service mo. Yung future customer service na ibibigay mo doon sa client o sa customer mo. So, yun yung lesson learned ko today, na kahit anong high blood mo, kahit anong inis na inis ka na sa kanya, magiging nice ka pa rin kasi... Ako pa naman, kapag nagagalit ako, walang pigil yung bungaga ko. Galit na galit talaga. Tumutubo talaga yung sungay ko minsan. Pero, sa pagninegosyo, doon mo masusukat yung, kumbaga, yung pasensya mo, yung mga bagay-bagay na dapat mong bitawan, yung mga bagay-bagay na pwede mong i-hold, ganun. So, huwag kang magsayang ng time sa mga taong ganun. Kasi syempre, isipin mo, 95 pesos yung i-order niya, yung delivery charge papunta dun ay 30 pesos. So, 95, 105, 125, 135 sana yung magiging pera mo. Tapos yung delivery charge mo, hindi naman yun mapupunta sa business mo. Mapupunta naman yun doon sa rider, sa taong magdi-deliver ng pagkain mo. Buti sana, pagdating mo dun, magbibigay ka ng tip, diba? So, ayun, magiging open-minded ka lang kasi may mga tao talagang hindi makontrol yung attitude. Lalo na yung mga masyadong
Ewan, hindi ko masabi kung ano yung mga attitude na yun. Basta, isa lang naman ang sure ko, sa pagnenegosyo, kailangan mo ding maging practical. So, kahit na sayang yung customer na nag-order ng 95 pesos, kasi nga yung gas ng motor, yung effort ng tao na mag-deliver, kailangan mo ring i-calculate yun. Kasi kahit na sabihin nating customer yun, nag-iisip din naman ako, baka magusto niya yung pagkain namin, o order siya in the future. Pero, ayun, lugi tayo eh. Pero, naisip ko naman na balikan yung mga conversation namin. Baka next day, kung may orders kami na doon malapit sa kanila, pwede ko siyang padala ng sample. Ayun. So, about naman sa milk tea. So, yung milk tea ko ay i-out ko ito sa market baka next month. Saktong-sakto. Summer pa naman dito sa Philippines. Medyo na late lang siya kasi nga nag-COVID. Pero dapat magkakaroon talaga kami ng milk tea noong April pa sana. Kaso lang, yung machine nga inihintay namin. So, ayan guys. Pag-uusapan natin sa susunod na video kung paano ako napaprice sa isang 22 ounce na milk tea or yung 16. Ayan. So, thank you so much for watching and good night. Bye-bye.